bahala, mukbang pa more. Mukbang tunog ito guys, mukbang tunog. Lagay ko yan dito guys, baka sakaling mag bigay sa akin ng libreng ganyang bigay ng supply kung magbalik ako o balik ako sa Pilipinas. Baka may mag-sponsor ba? Sarap ng tubig. Alam mo guys, meron akong kaibigan nung sa Oman kami. Yung anak niya, ano, Brazilian siya. Meron siyang anak, dalawang lalaki. Isang babae, yung panganay kasing edad ng anak ko. Hindi allowed yung kanyang mga anak na uminom ng tubig habang hindi pa tapos sa pagkain. Pero para sa akin guys, hindi ako ano, hindi ako agree or comfortable sa ganyang rule sa pamamahay kasi importante kasi ang tubig guys. Anytime kailangan uminom tayo. No limit. So the reason na bakit ayaw niyang painom ay para makadami ng makakain yung mga bata. Pero kahit na guys, kahit na. So, ewan ko lang ngayon kung i-change niya yung rule niya. Kaya, karamihan sa mga Pilipino, bawat kumain, bawat kain, kailangan meron talagang tubig. Pero alam mo ba, nung sa ano ako, sa Lebanon, no? Hindi ko maalala na naglagay sila ng tubig sa lamesa. Yung amo ko, hindi ko maalala kung naglagay sila ng tubig sa lamesa sa tuwing kakain sila. Ang naalala ko lang sa tuwing kakain sila, especially lunchtime, mayroon laging watermelon. Yun guys, watermelon. So gusto niya uminom ng tubig, punta sa kusina, ganun. Tapos, dito sa amin, dahil tatlo lang kami guys, bawat isa sa amin, mayroong
sariling bottle sa rep na kanya-kanyang lagay dyan. Pag maubos na, lagyan niya ulit. Siya lang rin ang gagamit yan. Hindi pwede na isa lang ang lalagay ng tubig sa rep tapos lahat iinom. So, kailangan ang bawat bottle may pangalan. Ngayon, dahil winter, hindi namin kailangan maglagay ng tubig sa rep kasi malamig na rin. So, diretso na sa gripo. Gumagamit kami diretso sa gripo, guys, kasi yung meron kaming ano, yung machine ba, binabayaran namin every month. So, yung drinking bote namin, mas masarap pa kaysa binibili namin sa bote. One time, nagdala ako ng 1 gallon dun sa mother-in-law ko. Tapos, yung uncle ni Kevin, nanghingi ng tubig. Binigyan ko siya doon sa dala ko. Nung pag-inom niya, sabi niya, "What kind of water is this? It's so tasty." Sabi niya, manamis-tamis daw. Tapos, yung dahil nga sa masin ng tubig ngayon, guys, hindi mayroon kaming kettle na plastic. Pag hindi kasi filter yung water mo, tapos diretso lang sa yan ka lang kukuha sa gripo, mayroon sediment. Diba, na-notice nyo yun, may sediment. Kahit anong tanggal ko, hindi makuha, guys, kasi siyempre sediment yun. At least yung iba, natatanggal. Nung nagkaroon na kami ng tubig na may machine, ayaw mo, nalinis yung kettle namin na plastic. Natanggal yung sediment niya, guys. Tapos kalaona, nasira. Well, hindi naman na simple nasira doon sa dahil sa tubig. Nasira dahil sa katagalan na rin. Kaya yung bago namin na kettle, wala talaga kang makita na sediment, guys. Kasi yung machine, doon sa baba kasi basement, connected siya sa lahat na gripo namin. Kahit sa tangke ng CR. Connected siya. Tapos, pagdating sa sink, sa lababo, meron pa rin kaming filter para talaga sa drinking water. So, parang doble ba? Kung sa lababo. Pero pag gumamit ka ng hindi, pag inuno, nag-try kasi akong uminom, ano, wala sa lababo. Labas sa lababo. Ano, masarap, guys. Hindi, kahit na wala sa, ano, filter sa from the kitchen na may filter. Masarap yan. Hala, guys, ito na lang, tapos ito pa. Aroy, naku. Pero ubusin ko na ito, guys. Ubusin ko na.
Ayaw ko na rin magdagdag ng kanin. Ayaw. Pati bayan ng ipin.